7 salita na dapat mong alisin sa bokabularyo mo habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo. Dapat mo talaga itong alisin dahil itong mga salitang ito ang nagpapakain sa utak mo na siyang dahilan kung bakit patuloy kang nagdudusa kay anxiety disorder mo. Unang salita na dapat mo nang alisin ay hindi ko kaya. Alam nyo, ang salitang ito ay isa sa dahilan kung bakit hindi nyo magawang harapin ang mga pinagdadaanan mo ngayon tungkol kay anxiety disorder mo. Sa mga nakakaranas ng anxiety disorder, maraming hindi nakakaalam na akala nila ay hindi nila kayang harapin ang mga kinakatakutan nila. Pero ang totoo ay nakaya na nila itong harapin. Hindi lang nila alam. Ang salitang hindi ko kaya ay ibig sabihin nito ay naniniwala ka talaga sa mga sintomas ng anxiety disorder mo na ito ay totoo. Kaya dapat mo na talaga itong alisin sa bokabularyo mo, ang salitang hindi ko kaya, habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo. Pangalawang salita na dapat mong alisin sa bokabularyo mo, ang salitang delikado ang anxiety disorder. Ang salitang delikado, napakalakas nito upang ang isang tao hindi talaga makagawa ng isang plano. Dapat ninyo itong maintindihan na ang delikado ay nakakamatay. Ang nakakatakot ay reaction lang. Ang pakiramdam na nakakatakot ay ito yung paraan para iligtas mo ang sarili mo kapag merong banta. Pero nasa sitwasyon tayo ng disorder, ibig sabihin nakakaramdam tayo ng takot pero walang banta. Yung pagiging balisa o yung pakiramdam ng nag-aalala ka o yung pakiramdam na nakakatakot, kailangan mong makipagkasundo sa mga nararamdaman mo na yan dahil yan lang ang tanging paraan para mawala ang mga pakiramdam na yan. Pero paano ka makikipagkasundo sa pakiramdam na yan kung sasabihin mo na yan ay delikado? Kaya sinasabi ko sa iyo na alisin mo na sa bokabularyo mo ang salitang delikado habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo. Pangatlong salita na dapat mo nang alisin habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo, ito ay ang katapusan ko na. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi mo magawang makipagkasundo kay anxiety disorder mo. Dahil sa tuwing inaatake ka nito o bawat atake sa iyo ay sinasabi mo talaga na katapusan mo na. Kaya dapat mo na talaga itong alisin sa bokabularyo mo dahil isa ito sa pinapakain mo sa utak mo. Kaya patuloy kang nagdudusa sa tuwing sinasabi mo na katapusan mo na, para mo na rin kasing sinabi na wala ka na talagang pag-asa. Kaya ito nga yung sinasabi ko o nasabi ko na dati, kung talagang katapusan mo na, dapat noong una pa lang na atake sa iyo ay napahamak ka na. Ang salitang katapusan ko na, ito rin kasi ang dahilan kung bakit hindi mo nagagawang makipagkasundo kay anxiety disorder mo, dahil nga sa paniniwala na sa tuwing aatakihin ka niya ay feeling mo talaga ay katapusan mo na. Kaya ako sinasabi na alisin nyo na ito sa bokabularyo nyo ang salitang katapusan ko na, para matigil na ang pagpapakain nyo sa utak nyo at nang sa ganun magawa nyong makipagkasundo kay anxiety disorder nyo. Noong nagkaroon ka na ng anxiety disorder at naging depression na, hindi mo na alam kung paano
bumangon mula sa mga nararamdaman mo na yan. Hindi mo na alam kung paano tibayan ang iyong loob, lalo na sa mga nararamdaman mong takot. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi kayo makakahanap ng paraan para mawala ang mga pangit na pakiramdam na yan na nararanasan nyo, kundi ang tanging paraan lang ay makipagkasundo kayo dyan kay anxiety disorder nyo. Kaya ako binabahagi ang 7 salitang ito na dapat nyong alisin sa bokabularyo nyo, dahil ito yung pagkain ng utak nyo na siyang dahilan kung bakit patuloy kang nagdudusa kay anxiety disorder mo. Pang-apat na salita na dapat mo nang alisin sa bokabularyo mo habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo: ang nakakainis. Kapag nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo, dapat mo talaga itong alisin sa bokabularyo mo: ang nakakainis. Dahil hindi ka dapat naiinis sa nararamdaman mo tungkol kay anxiety disorder, dahil ito bahagi na ng iyong buhay. Kung naiinis ka sa nararamdaman mo kay anxiety disorder mo, ay hindi magtatagal maiinis ka na rin sa sarili mo na ito dapat ay hindi maaaring mangyari, dahil ang tanging tao na aayos sa sarili mo ay walang iba kundi ang sarili mo din. Ngayon, paano maaayos ng sarili mo ang sarili niya kung naiinis ka sa sarili mo? Panglimang salita na dapat mo nang alisin sa bokabularyo mo habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo: ang salitang ayaw ko makaramdam ng takot. Dapat mo talagang alisin ang salitang ito sa bokabularyo mo. Hindi kasi porkit aalisin mo na aalisin mo yan sa bokabularyo mo ay gugustuhin mo nang matakot. Ang pinupunto kasi natin dito ay dapat ilagay natin sa lugar ang pakiramdam na yan. Kaya hindi natin nagagawa ang mga gusto nating gawin sa buhay dahil sa ayaw nating makaramdam ng takot. Pakiramdam mo talaga ay napakahalaga nito sa'yo. Kapag ayaw mo talagang makaramdam ng takot, ay pinalala mo lang ang anxiety disorder mo. Ngayon, paano ka makikipagkasundo kay anxiety disorder mo kung ayaw mo naman makaramdam ng takot? Hindi kasi porkit gusto mo nang makaramdam ng takot ay araw-araw ka nang matatakot. Ang ibig sabihin kasi nito ay huwag mong taniman ng takot ang doon, dyan, dito, mamaya, ngayon, bukas, sunod na araw, sunod na linggo, sunod na buwan, o sunod na taon. Ang ayaw makaramdam ng takot o takot makaramdam ng takot ay parang nagtatanim ka sa punla ng mga binhi ng katatakutan. Kaya pagdating ng panahon, dumadami na ang mga kinakatakutan mo. Ultimo sa sarili mo ay takot ka na. Kaya huwag niyong hintayin ang panahon na yan. Kaya dapat alisin mo na sa bokabularyo mo ang salitang ayaw ko makaramdam ng takot. Pang-anim na salita na dapat mo nang alisin sa bokabularyo mo ay walang iba kundi ang salitang wala nang lunas. Alam nyo, karamihan sa mga nagsasabi nito ay ito talaga yung kasagsagan ng anxiety disorder nila, o yung mga taong pabalik-balik ang mga nararamdaman nila. Kaya minsan nasasabi nila na wala nang lunas dahil hindi talaga nila naiintindihan. Dahil ang tanging lunas dyan sa mga nararamdaman mo ay ang makipagkasundo ka. Kaya alisin mo na yan sa bokabularyo mo ang salitang wala nang lunas, dahil ang salitang yan ang pinapakain mo sa utak mo. Kaya patuloy ka talagang
magdudusa kay anxiety disorder mo. Ang pakikipagkasundo kasi kay anxiety disorder ay bahagi ng recovery. Ngayon, paano ka makikipagkasundo kay anxiety disorder mo na yung utak mo ay pinapakain mo ng salitang walang lunas? Pang-7 salita na dapat mo nang alisin sa bokabularyo mo habang nakikipagkasundo ka kay anxiety disorder mo, walang iba kundi ang galit. Alam naman natin na ang salitang galit ay may kasamang paninisi. Ngayon, paano ka makikipagkasundo kay anxiety disorder mo kung galit ka sa kanya? Meron akong nabasa na ang sabi, kapag nagagalit ka daw sa isang tao ay gusto mo itong batuhin ng nagbabagang uling. Pero hindi mo alam kapag pinulot mo ang nagbabagang uling ay ikaw ang unang mapapaso. Ganyan din kay anxiety disorder mo. Kapag pinairal mo ang galit ay ikaw lang din ang tatamaan nito at nagiging sagabal sa iyong paggaling. Ang salitang galit ay ito rin yung pinapakain mo sa utak mo, kaya patuloy kang nagdudusa kay anxiety disorder mo. Gaya ng sinasabi ko sa aking karanasan, hindi ako nakahanap ng paraan para mawala ang anxiety disorder ko na naging depression na. Pero nakahanap naman ako ng paraan para maging okay ako sa kanya. Ito ay ang makipagkasundo sa kanya. Paano ko nagawa? Tinanggal ko lang ang 7 salitang ito sa bibig ko para hindi ko na may pakain sa utak ko.